Magandang umaga po at magmaayong buntag sa inyong tanan, sa inyong lahat. Guten Morgan. And ngayong araw na ito ay pag-uusapan naman natin kung paano ba tayo magkaroon ng additional income o dagdag kita. Wala naman akong malaking capital, wala naman akong business, wala naman akong malaking pera. Tapos, breadwinner pa ako sa family namin. So, pag-uusapan natin yan. Kung saan po kayo pwedeng mag-invest na kumikita naman po kayo na yung capital ninyo ay hindi nalulugi o hindi nawawala. So, kung ikaw ay students, like you are 18 years old and above, and you are also a breadwinner for your family, or you are the eldest of your family, or even you are a farmer, or even though you are a single mom, single dad, this investment is for you. For the first timer to invest, for the first time that to release money, like sasabihin na lang natin na kaya ni mo nga ka nang mawala sa imong kwarta. Okay. So, number one, ang gagawin natin ngayon ay yung capital na maliit lang, pero ang return ay napakalaki. Saan ka naman hahanap ng gano'n, ng company na pwede mong paglagyan ng pera na totoo ng malaki, like 7.41%. O, diba? Ang laki din nun. Pero sa bangko, actually, napakababa lang ang yearly nila. Let's say, annually nila. Super baba. So, for example, nag-iipon ka ng 25,000 sa bangko. So, you have to put it into lock-in. Let's say, time deposit. Let's say, 6 months or 1 year, 2 years, 5 years. But, ang yearly, annually interest noon ay napakababa po. But ito sasabihin ko sa inyo, kini nga akong istorya ninyo ay para po ito sa lahat ng sinasabi ko sa mga teachers na breadwinner, sa mga magsasaka, kung ikaw ay single mom, single dad, this is the best investment for you. So, which company? That is the question. Good question, yes. The company that I am going to introduce to you is Pag-ibig! Yes, Pag-ibig po. So if you are the members of Pag-ibig, congratulations! You are the member of Pag-ibig. Every time na maghulog po kayo sa Pag-ibig, after 20 years po ang maturity noon, ibabalik po yon ng Pag-ibig sa inyo. Yes. That is the under government po ang Pag-ibig. At ang kagandahan sa Pag-ibig, kung maghuhulog po kayo, monthly, let's say 100 pesos, 200 pesos, hanggang sa maipon. Let's say, nakapag-ipon na po kayo doon sa Pag-ibig. Let's say, ang naging savings niyo doon ay umabot po ng 3,000, 4,000, or 10,000, 20,000 after 20 years. Makukuha niyo po yun kapag nag-retired na kayo. Second option po to invest the money is MP2, Modified Pag-ibig 2. Ano pong paparaan po unsa may pamaagi na maka-invest ko sa MP2? Simple lang. Kailangan member ka sa Pag-ibig, ganun lang. Magkano naman po ang in-invest ko sa Modified Pag-ibig, Modified Pag-ibig 2? Well, if you have 500 pesos, yes, you can. Pwede mo yang i-deposit sa MP2, Modified Pag-ibig 2. Paano naman po ako magkaroon ng Modified Pag-ibig 2? Yes po, kung naanakay ka ng Pag-ibig 1, member ka na, so mag-open ka na lang ng MP2 account.
Napakadali po yun. Hindi nyo na rin po, hindi nyo na kinahanglan bang mag-add ka pa sa ilang branch. Kaya kung nakay cellphone, i-google mo na lang ilang website. Pwede na ka mag-sign in doon or mag-open ng MP2 account sa Pag-ibig. Alright? So, nakasabot na ba mo? Okay. So, naabay ka ng monthly nga amount nga dapat bang ihulog na ko sa MP2 Pag-ibig? Actually, wala. Bakit? Nga, no? Ingani, manguna, voluntarily manguna siya. Volunteer ka nga mag-invest sa MP2. Yes, volunteer. Ibig ambot pasabot anang volunteer. Nasa imo, kung pilay imong i-invest, basta dili lang mo ubos sa 500 pesos. Pwede rasad nga monthly 500 pesos. Sunod nga buwan 500 na pod, tulo ka buwan 500 na pod. Ang utana. Unsa man pagtubo ana 500 pesos ing anime? Dito sa imong application form. Mamili ra ka didto nga ang dividend nimo makuha yearly ba. Pero kinahanglan i-lock in na nimo 5 years. So, for example, sample lang ha. Kanang 500 pesos nimo. Ang may tabuhan na. I-invest po na ng Pag-ibig sa mga realty, sa housing loan ba? Unya, pila man sad ang tubuan na. Like last year, 2019, ang tubo ng Pag-ibig, ang dividend nila, declared po ng Pag-ibig is 7.41%. So, 500 times 7.41 yearly. So, magkano po yon? So, nagamit po kayo ng calculator. Tapos, if 5 years kayong nakalakin doon, times 5, yun na yun ang kikitain po ninyo sa 500 pesos. Pero, depende yan sa dividend yearly declaration ng Pag-ibig. Pero I think hindi sila bababa ng 7% like what I experience. Okay. So, at least, kini nga kwarta, kini mong gipuhunan, for example, nagulog kong 500, isa kabuan niya, wala kong makahulog, anak. Mawala ba ito kung 500? Na, dili, jud na, mawala imong 500. Kung imo nang kuhaon imong 500 sa imong account sa MP2, pwede ra jud ka ayo. Yes, pwede. Kano sa money mo? After 5 years. Okay. Pero after 5 years na siya tubo. Yes. Kung tubo siya ng 4.1, at least nagya po tubo. Kasi mura nag-imong gikuan ba, gilabay ba? Diba? Dili, bugat. So, at least, wala kay gihuna-huna nga, at least nakatabang to sa imuha. So, what about the next month? Kung naakoy kwarta 1,000 or 3,000, ay, pwede kaayo. So, halimbawa, the next month, susunod nga bulan, na kay 3,000. Before that, nga buwan, nagulog na kay 500. So, 3,000 plus 500 is 3,500 na investment nimo sa Pag-ibig, modified Pag-ibig 2. So, kanun saan na siya ma-accredited, kanun saan na siya mag-interest, yearly po ang dividend, ang interest ng, or dividend ng Pag-ibig. So, kung makita mo yan eh, pwede na nimong ma-check online sa imong cellphone. Pwede na jud kayo, adto ka sa website. Tanaw nimo ba, pag yearly, oops, oh, na. Dili sa ako ni kwaon kaya ako sa niba tubuon. So the next second year, third year, fourth year, 5 year kana siya bali savings nimo para sa imong pamilya. Say halimbawa gagmay pa imong maigsuon o pang high school, pang college, mo na purpose actually sa Pag-ibig MP2 na makatabang yearly sa mga gastusin, kagaya kung ikaw ay farmers, teachers, breadwinner, single mom, single dad, ing ana ba? Muna'y makatabang sa imuha o akoa.
since first timer, at least gamay ra siya ba. Dili ka mahadlok nga mawala. Wala mo. Pero I guarantee you 100%. Ang imong kapital, according to my experience, based on my experience, ang kapital ni mo, dili yun na siya mawala. Okay? So, karon, after 5 years, pwede na ni mong withdrawn. Ang kapital o ang dividend, pwede na. Iyong iyo ang money. Ang kapital, dili na siya mabawasan. Pero, ang dividend, ang tubo niya, depende na sa yearly declaration dividend ng pag-ibig. And then, ang napakaganda, ang nakanindot ani ba kay, pwede po nimo i-check sa BIR kung nagduha-duha ka online, tanan, anywhere you are. Bisag asa ka, nabaka sa bukid, nabaka sa tumoy sa lubi, o nabaka sa tumoy sa tuog, okay? Mga taga Mindanao, okay, nabaka sa taliwala sa inyong basakan, o you can check your dividend online yearly. You can check on a website, you can check how much yung declaration ng pag-ibig yearly kasi online po yon. Okay? So, kung naa kay tanong, please like my YouTube channel. Click the bell button there. And then, if you have question, write it down. Then, I will answer all your questions. Kung gusto nyong magpatabang, gusto mong magpatabang kung unsaon pag-open, as long as member na kayo ng pag-ibig, pwede. I can give you advice. Kaya ako mismo, nag-invest ako noon at ngayon. At nai-enjoy ko na ang dividend ko. So, kamo, kung kay breadwinner ka, kagaya na ako, parehas ta. Kung farmers ka, teachers ka, single mom ka, single parent ka, single dad ka, this is the best first timer ka nga mo invest. This is good for you. Kay mura nag-imong kalimtan ba mag, at least imong money, na-educate kun confidence nga, actually, ang capital na ako, mga 500 pesos or 1,000 or 5,000, 10,000 or 1 million nga akong ihulog sa pag-ibig, dili yun na siya mabawasan. Yes, kung mutubo na siya gamay, dako, or gamay, depende yan sa yearly. But you can check it online all the time. Okay? So, please like, share sa inyong mga... Oh, by the way, questions. Kung mayroon kayong questions na kay Pangutana, comment below, share to your brothers and sisters. Kani kay legit niya siya. You can also check online sa website nila kung tinuod ba gyud unsa akong istorya. Susunod akong ipakita ninyo nga nag-interview ko og isa sa mga empleyado sa tagapag-ibig para maka-explain. Pero sa pag-ibig mangu dili nila explain in details, ako pwede ko mag-explain sa inyo in details. Okay? Bye. Enjoy. Have a nice day. God bless you.